Ba, baby girl, yan katapos ko lang kumain. Yan, late na ako nag-vlog. Ayan. Katapos ko lang kumain. Ayan. Ayan, nakita ko lang itong tumbler na ito dun sa akin. Matumutulo itong tumbler ko. Nakita ko lang ito dun sa ano. Dun ito sa loob. Nangangin namin, nilagay na namin ng mga plato. Sayang naman kung walang gagamit ng tumbler na to, di ba? Hindi ako nagumamit. Ngayon na ako nakapag-vlog. Kasi di ba sabi ko sa inyo, busy ako. Ilang araw. Ilang araw akong busy. Di ba? Ilang araw akong busy. Yan, nakasando lang tayo kasi nga mainit. Ilang araw akong busy. Yan, ito. Hindi pa sa tindahan. Tindahan pa rin ang ayan. May humapa na truck. Ayan. Ang init sa labas. No? Sobrang init. Sabi nila, mainit. Tapos kagabi, nakita ko sa weather forecast nito ng cellphone. Is may thunderstorm advisory. Ayan. Sanang maumulan na lang. Para mawala yung init. Nandito pa din ako eh. Kailangan dito pa rin naman tayo kahit paano. Yan. Sabi ko nga eh, kahapon, may ano dito yung nakamotor na may bili dito na yelo, may sunsob dito. Nakapagawa siya ng bracelet. Eh, sabi ko, hindi na ako naggagawa. Yung ngayon, sabi ko, pag ano, balikan na lang. Gagawa kita ang bracelet. Pag nakatanong mo na yung pangalan. Eh, yung mga ganito ko wala na. Ginawa ko ng sabitan ng face mask. Ganun ako kaano. Saka ano yung tawag dito? Napaka ano, napaka init. Sobrang init dito. Sarap pa naman din ang ulam ko. Lasang-lasak pa yung ulam ko. Yung ulam ko is ano? Munggo. Saka tinapa. Hindi ko man nga naubos yung kanin ko. May nilatira pang konti. Ano na, nabusog ako sa kakainom ng tubig. Kasi yung nabusog din ako dun sa pinapak ko na lang yung gulay. Pati yung tinapak, pinapak ko na lang din. Sarap-sarap kaya. Pag nauwi yung pamangkin ko mamaya dito niyan, uwi dito yun. Dito natutulog yun. Pag nakita niyo yung kakain ng kanin yun. Mahilig ko sa sabaw. Lalo na kapag ano, yung ulam masarap. Ay, nakong. Babalikan niya yung kaldero. O yung rice cooker. Yung babalikan niya talaga. Kukuha siya ng kanin. Kakain siya ng madami. Ayan, madami. Ayan, yun lang naman ang ginagawa niya. Yung ano, yung magkakain siya ng marami yan. At least, very good siya na kumakain siya. Ito tulad ng kapatid niya. Kung hindi mo pa, hindi mo pa pipilitin kumain, hindi kakain. Ayan. Kahapon, nag-live ako sa TikTok. Nagbibenta pa din ako ng mga paninda ko na mga damit. Mga sando, apat na lang yun. Tsaka apat na short. Sabi ko nga sana, kuhanin na lahat yun. 800 na lang. Kunin na lang nila. Lahat yun. Kunin na nila lahat yun. Okay na. Kaso walang bumibili talaga. Matumal. Ako nga dito mag-apon na ako. Wala pang bumibili. Sobrang wala pang nabili. Kaya ano lang. Antay lang ako na may bumili. Na may magbili ito. Kasi nga, wala na masyadong nabili. Kasi nga, nasa ulan kami dito. May bagong bukas itong tindahan. Siyempre lahat doon na sila bibili. Kasi doon nakakapasok sila. Nakukuha nila yung gusto nilang bilhin, di ba? Yeah, bibigyan na lang nila doon sa cashier, ganun. Siyempre, kami nga, sabi ko, ano ba nangyari? Dati, lahat dito sila nabili. Ngayon hindi na, wala na. Ngayon sabi ko kay mama, ibahin na lang ititinda. Ayan, siyempre, di ba? Kailangan natin, ibahin naman yung paninda natin. Mabenta na lang sa amin yung school supply. Yun lang. Alam niyo ba, may kwento ako sa inyo. Ito at,
Ayun ko na papangalanan to ah. Napapangalanan. Ikwento ko lang to. Hindi ko na papangalanan yung shop na to sa TikTok. October 3 pa ako nanalo ng relo. November 4 na tayo. Asan yung relo? Wala, di ba? Parang yung sasabihin nila na in-scam lang nila ako, di ba? Parang in-scam lang nila ako. Nanalo ako. Narinig ko yung pangalan ko. Katie Panesa. Tapos wala naman dumarating na relo. Di ba? Ang sasabihin, ano daw na, nalolocate ba yung address nyo? Eh, dahil mga ditong Shopee, Lazada, Flash Express, Gogo Express, na pumapasok dito, na Alibaba.com na napapasok dito. Tapos sasabihin, baka daw hindi nalolocate. Hindi naman to remote. Hindi naman to remote, parabins. Ito ay, meron na kami dito Jollibee, may mall kami dito, may mga iba't iba kami dito, mga restaurant sa bayan, ayan. Tapos sasabihin sa akin na, nalolocate ba yung address mo? So parang ginawa na lang akong tanga yung shop na yun. Pero ito ah, ito kinukwento ko lang sa vlog ko kasi nga ayoko din matulad yung iba na sumali sila sa raffle draw nung TikTok shop na yun sa TikTok. Tapos si Sireng nanalo, hindi naman nila makukuha yung panalo nila, di ba? Sabihin, baka sabihin naman, nalolocate din may address nila, di ba? Alam mo yun. Ang hirap-hirap makiintindi. Mag-message ka sa kanila, tatanong mo kung ano na ba, ganyan. Agad nila tatanong, nalolocate ba? Bakit? Remote ba itong province na to? Hindi, di ba? Ang Porak, may Jollibee na. Parang, sabi ko sa isip ko, ano ba naman yung mga tao na yan? Hindi ko na alam. Sabi ko nga, napakaganda nung host seller. Tapos ganun yung pinapakita niya sa tao na nanalo nga to, hindi naman ibibigay. Kasi minsan hindi mo alam, interesado siya sa relo. Dahil wala siya lang ganun, di ba? Hindi naman sa sinasabi kong naiingit siya na ipinag-interesan niya yung relo. Sabi niya, sabi ko sinasabi. Pero dapat, bago ka mag-proklamang siyang nanalo, kailangan ibibigay mo yung pinroklama mong napanalunan niya, di ba? Kasi kunwari ikaw, nanalo ka ng cellphone, kamo. Mabibigyan mo yung cellphone na napanalunan niya. Wala, nanalo ka ng bag. Bibigyan mo yung bag na napanalunan niya. Kasi doon, sa FB, na-try ko nang manalo. Nanalo ko ng wallet. Doon sa Miranda's bag. Ayan, punta po kayo sa Miranda's bag. Ayan, nainan ako na biligay lang mga bag nila kay Ma'am Miranda's. Ayan, sa Miranda's bag. Ayan, kay Ma'am. Ayan, sa Miranda's bag. Bumuli lang. So, kayo may inaano ko lang. Doon sa Facebook, nanalo ko ng wallet, natanggap ko. Diba? Eh, yung relo, nasaan? Napanalunan ako sa isang TikTok shop. Diba? Ano naman yan? Ang tanga naman siguro ng wholesaler na yun, diba? Ba't hindi niya bibigay yung napanalunan ng isang tao, diba? May message mo, hindi ka nare-replyan. O, diba? Pinroklama mo siya pang nanalo. Sinabi mo pa na siya ang winner. Kung di mo naman pala ibibigay, diba? Alam niyo, sa totoo lang, mahirap yung ganun, di ba? Yung nanalo siya tapos hindi mabibigay na panalunan niya, di ba? Parang wala. Parang ano na lang eh. Parang wala na lang sa tao yung ganun. Ay, Diyos ko, sabi nga sa isip-isip ko. Ay, panalunan ko. Hanggang ngayon, wala pa rin. Ante, NCR, Manila lang yun. Di ba? Yung bang, galit, yung bang, hindi ka naman sa, hindi naman ako galit. Sinasabi ko lang naman na, bakit sila ganun, di ba? It almost na nanalo ka. October 3 pa ako nanalo. November 4 na tayo. Parang may one month na asa na nakalangin ako, di ba? Diba, yun ang mahirap dun eh. Di ba? Tsaka alam mo, sabi nga nila eh, wag ka magsiwala sa mga sabing nanalo ka. Hanggat hindi napapasayo, di ba? Yan. Kinuwento ko lang. Baka sakali yung iba eh. I-comment nyo nga sa akin sa comment section ko. Kung kayo din ba eh nanalo kayo pero hindi nyo na-receive. Pinaabot na ng 1 month, 2 months, 3 months na panalunan nyo. I-comment nyo nga sa akin comment section. Wala lang. Gusto ko lang malaman. Diba? Para at least malaman natin kung ano nga ba yung dapat natin gawin. Dapat na hindi. Dapat gawin. Dapat na hindi. Diba? Kasi ang hirap eh. Nanalo ka. Hindi mo na makukuha yung premium mo.
Di ba? Ayan. O, huwag na natin pag-usapan yun. Kasi na natin yun. Ayan. Dito pa rin tayo sa tindahan. Ayan. Alam niyo ba? So, sa magsamagaban ko dito, wala pong bumibili. Parang feeling ko na yung iba, ayaw nang bumili sa amin. Parang ganun. Man, parang ang ano lang, yung ang sakit-sakit sa feeling na ng pitinda ka, tapos wala mong bibili sa'yo, di ba? Yeah, pero alam mo, sabi nga nila, God will takes time na bibigyan ni God yung mga suki mo, ipadadamihin niya yung paninda mo, di ba? Alam niyo ba, may kwento ko sa inyo. Nasa araw, na ganun, nag-live ako sa TikTok. May mga pumasok doon. Siyempre, may mga pumasok na iba't iba, mga babae, lalaki, nakakapagkwento sa akin. Yung isa, kilala niya ako. Sabi niya, kilala kita, sabi niya. Di ba, ikaw si Katie? Sabi, paano mo ako nakilala? Sabi niya, di ba, ikaw si Katie, may channel, gano'n. Sabi nga, pakita mo nga yung channel ko, di pinakita niya, ako nga. Di ba, ikaw yung si ganyan-ganyan, si Katie nga. Tinanong niya, ay kilala kita, ikaw si Katie, yung sa YouTube, ganyan. Pinakita niya yung channel ko, ganyan-ganyan. Siyempre, ako, proud ako na, meron pala ako subscriber na pumasok doon. Tapos yun, nagkwento siya sa akin, sabi niya. Tapos may pinakita siya sa aking mga channel na mga subscriber niya. Tapos sabi niya, may sinubscribe akong channel, kilala mo to, sabi niya. Di sabi ko na lang, ah, sinubscribe mo ba? Sabi ko, nagustuhan mo ba yung mga songs niya, ganyan-ganyan, yung ni-remix niya, ganyan-ganyan. Ano daw siya, nagaganda siya sa mga songs. Tapos sila tinatanong niya ako kung gaano ko nakilala. Sabi ko, ah, okay, ganun-ganun lang. Parang in denial pa ako na, kilala ko nga din yung vlogger na yun. Tapos, tinatanong niya ako. Sabi niya ganyan, Siguro sabi niya, swerte ng girlfriend ito kasi nga, monetize na yung lalaki, sabi niya. Ha, siguro, sabi ko ganyan-ganyan. Pero, hindi natin papangalan ako sa inyong vlogger na yun. Sabi ko, oo naman. Proud na proud yung girlfriend niya kasi nakamonetize na yung jowa niya, ganyan-ganyan, di ba? Tapos, tinatanong nila kung paano ko siya nakilala, ganyan-ganyan. Sabi ko, nakita ko lang siya sa YouTube. Nakilala ko lang siya sa pangalan. Sabi ko lang, ganun. Di ganun na sinabi ko. Pero, syempre, alam mo naman tayo na pagkilala natin ng isang vlogger, kailangan. Hindi na natin ikukwento kung sa kanya nagkakilala, kung paano napanood yung mga vlog niya, di ba? Kailangan, ikaw na mismo na nakasubscribe doon. Ikaw na mismo excuse me, ikaw na mismo kumilatis. Di ba? Hindi mo tatanong sa isang kapwa mo TikToker na, uy, paano mo nakilala tong vlogger na to? Ganyan-ganyan, di ba? Alam niyo ba? Wala namang higit sa mga iba. Tapos yung isang babae, ano kaya, may girlfriend to? Ano kaya feel yung girlfriend niya? O kaya walang girlfriend to, pagkilala ko. Parang, sabi ko, ah, okay. Magaganda lang ako kasi natatawa na kasi ako sa kanila. Dahil nga, di ba, sa ano? Dahil sa appearance sila na tinatawa nila kung may girlfriend to, ganyan-ganyan. Siyempre, napaka, eh, di sinabi ko, ba't din titignan yung channel niya, yung vlogger na lalaki na. So, ba't din titignan? Sabi niya, wala naman kami nakikita ang girlfriend na ina-upload siya, na nag-vlog sila, ganyan. Sabi ko, baka hindi lang niya pinapakita yung girlfriend niya kasi mahihain, or shy type pa yung girlfriend niya. Eh, di yun. Dami niya lang tanong. Tapos, di in-erase na namin usapan sa vlogger. Tapos, may isang pumasok. Sabi niya, di ba ikaw si Katie, yung may channel, pinakita din nung isang babae. Na subscriber ko din pala siya, hello sa inyo. Kaya hindi ko na kayo papangalanan. Tapos sabi ko, wow, sabi ko may mga subscriber pala ako na pumapasok sa live ko sa TikTok na sinusuportahan yung channel ko, ganyan-ganyan. Tapos sabi ko, natanong nila kung saan ako nagbablog nung kanila. Sabi ko, yun ay sa Echo Park. Sabi ko, ganyan-ganyan-ganyan. Sabi ko, dito yun sa may sa amin. Buta sa amin, oh, ang ganda kasi ng lugar. Sabi niya, pares kong maglaro, ganyan. Sa tinanong ko kung taga saan siya. Sabi niya, taga San Fernando daw siya. Pero, narinig daw niya doon sa mga kapitbahay na biker, yung Echo Park na yan, pero hindi pa niya napupunta. Sabi ko, if makadayo ka sa Echo Park, message mo lang ako, makikipag-collab ako sa'yo, ganun-ganun na. Collab tayo ng ganyan-ganyan. Sabi ko, tapos, ayun nga. Eh, syempre, tayo naman, di ba, gusto rin naman natin ng collaboration ng isang tao, di ba, na
makakasama tayo sa collab nila. Tapos ayun, ang saya-saya lang kasi naman kung bakit. Hindi ko iisipin na meron pala akong subscriber na kapampanga na makikipag-collab sa akin. Edi apat kami. Apat kami. Tatlong babae, isang lalaki. Tapos nagsalagi lima kami. Pumasok yung isa. Tapos sabi niya, di ba, ikaw si Katie, sabi niya naman niya. Yun ang Katie, yung dun sa, ano ba yun? Sa Kumo, sabi niya. Sa Kumo. Nagkukumo ba ako, sabi ko. Yung lagi-lagi nagla-live sa Kumo. Oo, sabi ko, ganyan-ganyan. Pinapalo ko, tapos sa Kumo, sabi niya. Gusto ko yung mga pinapakita mong mga bagay-bagay doon, ganyan-ganyan-ganyan, sabi niya. Sabi ko, ha, okay, sabi ko, sabi niya. Wala ka bang shop sa Kumo? Sabi niya, wala. Eh kasi parang, sabi niya, may nag-organize na shop na pangalan mo, ganyan. Baka naman yung Katie Holland shop, sabi ko, ayun nga, hindi ako yun, sabi ko. Wala akong shop, sabi ko, Katie lang at Katie Panesa lang ang Kumo, ganyan. Tapos nagkatanungan-talungan kami ganyan. Sabi ko doon sa isa namin kasama, hindi naman nakaka-subscribe sa akin yung dalawa yung mabait lalaki. Sabi ko, subscribe nyo na ako. Kated lang. Sinubscribe nila ako. Tapos sabi ko, saya-saya ko lang kasi nga sabi ko, na meron pala dito yung dalawa, so subscriber ko sila. Tapos yung isa, followers ko pa sa Kumo, diba? Napakaswerte ko lang na meron pala ganun tao na sinubscribe nila ako sa ganun paraan. Maraming salamat. Ayan pala, and don't forget to subscribe to my channel, Katie Vlog, at pinito nyo yung pulang-pulang bell button dyan. At sana hindi kayo magsawa sa mga videos ko na papakita ko sa inyo soon, kung ano man yung may video dyan natin na maganda. And alam ko naman na marami tayong mapapasayang tao sa pag subscribe nyo sa akin. Yun lang, maraming salamat. And sana hindi kayo magsasawa. Yun lang. Ayan. Tsaka alam niyo naman na andito lang inyong Katie Vlog. Ayan. I-claim ko lang itong vlog ko na ito kasi nga alam niyo naman, di ba? Tsaka huwag niyo pa rin ulit pala kalimutan mag-subscribe sa aking channel, Katie Vlog. Ayan. Maraming salamat sa manunood nito and God bless you all. And makapag-vlog ako ulit mamaya, mag-second vlog ako ulit mamaya para sa inyo. Bye-bye!